Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, mga kasama, at welcome po sa ating online Bible study sa gabing ito. Ito po ang inyong lingkod na maaaring makakasama, Brother Roland de la Paz. Tayo ngayon po ay magsama-sama sa isang panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, kalalapit po namin sa inyo ang pag-aaral po namin ng serya ng aklat ni Daniel at nawa Diyos ang makalangit na pangunawa ay pagkalob niyo sa amin. Pagpalain niyo po ang aming mga participants at lahat na makakapanood ng programang ito at ng presentation na ito sa mga darating na oras at nawa o Diyos ang hula na ito ay ito po ay magkaroon din bahagi sa aming buhay abang kami naghahanda para sa pangalawang pagparito ng aming Panginoong Kristo. Linisin po kami sa dugo ng aming Panginoong Kristo, itong aming dalangin, alang-alang sa banal na pangalan ng aming Panginoon. Amen. So tayo po ngayon ay nasa serye ng aklat ni Daniel, ng pag-aaral ng aklat ni Daniel at nawa ay lagi po natin itong tunghayan at malaman natin na kung ano ang nais na ipahiwatig sa atin ng Panginoon at sa malapit ng pagtatapos ng kasaysayan ng sanlibutan na ito ay tayo po ay nakahanda. At tayo po ay mag-umpisa na at tayo ngayon ay nasa ikalawang kabanata o Daniel chapter 2. Dahil ito po ay natunghayan na natin sa ating mga previous na Bible study, pwede niyo pong mapanood yung una presentation natin sa ating YouTube channel. Subalit sa pagkakataong ito ay para po itong review o kaya po ay pagbabalik tanaw upang maalala po natin at ang mga kaganapan sa banal na kasulatan sa Daniel chapter 2 at paano po natin ito idudugtong sa nakalipas nating lesson na Daniel chapter 1. So again, Daniel chapter 2, the history of the world revealed to Daniel. Ang kasaysayan ng sanlibutan ay inihayag po ng ating Diyos kay Propeta Daniel. So sa kabanata po na ito, makikita po natin sa Bible na si Haring Nebuchadnezzar, siya po ay nanaginip. Subalit sa kanyang panaginip na ito ay hindi niya po matandaan kung ano yung kanyang napanaginipan. Ang alam lang po niya ay siya'y nanaginip. Kaya kanyang pinatawag ang mga pantas, ang mga marurunong doon po sa Babylonia upang malaman niya at sabihin sa kanya ano ang nilalaman ng panaginip niya. Kaya ano pong nangyari? Pinatawag niya yung tinatawag na wise men of Babylon. At ito po, sino po yung mga wise men na ito? Sila yung naglilingkod doon po sa palasyo o kaharian ni Nebuchadnezzar, katulad po ng mga enchanters, encantador, trained to keep the gods happy. Yan po, alalahanin natin, yung god po is small, a letter ang G sa mga tweed, mga Diyos-Diyosan nila. At ang magicians or sorcerers, yung mga manggagaway, kept people happy by warding off demons and evil spirits. So meron po silang kanya-kanyang mga trabaho para po sa mga taga-Babylonia at ito nga po yung tinatawag na wise men. And then astrologers studied stars and predicted future. Kanila tinitingnan, pinag-aaralan ng mga between sa langit at kanilang hinulaan kung ano po darating sa hinaharap. And then we have the Chaldeans, and general term for elite ruling class of Babylon. So ito po yung mga Babylonian na sila po yung mga nanghuhuna, mga elitista sa kaharian po ng Babylonia na tinatawag na Chaldeans o Chaldeo sa Tagalog. So patuloy po tayo, the magicians told him, ano yung sinabi po kay Nebuchadnezzar? So mababasa sa Daniel chapter 2 verse 11, that is too difficult for man. No one can reveal it to the king except the gods and they do not live among men. So ito po ay binigyan natin po ng emphasis at para malaman din natin maging ang mga magicians, kinikilala nila na itong panaginip na ito ay napakahirap at subalit ay maaring meron pong mga Diyos o Diyos o Diyos-Diyosan na maari pong makapaghayag sa kanya na hindi po nananahan sa kasama ang mga tao. Do not live among men. So yan po sinabi ng mga magicians. So ito po ay significant na Bible verse para naman may kumpara natin kung ano ang kapangyarihan ng ating dakila at tunay buhay na Diyos. So tayo magpapatuloy
The king declared that all the wise men in the kingdom should be put to death, including Daniel and his three friends. Kapag hindi po naihayag, nasabi, nabanggit sa kanya, ang kanyang panaginip na nakalimutan, ay papatayin niya ang lahat ng mga pantas. Kasama po dito si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan ng mga Hebreo, Shadrach, Meshach, and Abednego. And then Daniel approached the servant of the king, and then the king himself, and asked for time to interpret the dream. So, humingi po ng panahon si Daniel sa lingkod ng hari at maging sa hari mismo, haring Nebuchadnezzar, upang ay kanyang ma-interpret, ma-isaad sa hari, kay hari Nebuchadnezzar, ang kanyang panaginip. And then Daniel and his friends pleaded with God for mercy and help. So verse 18, kaya nagsumamo po si Daniel at ang kanyang mga tatlong kaibigan, tatlong Hebreo, sa ating Diyos upang siya ay mahabag sa kanila at upang sila ay tulungan ng ating dakila tunay buhay na Diyos. So ito po yung mga kaganapan sa senaryo po na ito. Ngayon magpapatuloy tayo. Ito pong simbolo na ito, yung human wisdom without the word of God is meaningless. Maging sa panahon natin ngayon, kahit mataas ang pinag-aralan mo, ikaw ang pangulo ng isang bansa, ikaw ay dalubhasa, ikaw ang pinakamayaman, wala pong lahat na kabuluhan yan kung ang salita ng ating Diyos ay wala sa ating buhay. The Word of God is living and active. Sa Hebrews chapter 4, verse 12, inalintulad po siya sa two-edged sword. So na ito po ay nanunuot hanggang sa ating mga buto. So makatwid siya yung makapangyarihan ang salita ng Diyos. And then we have Isaiah chapter 8, verse 20, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, because there is no light in them. Kaya ang kautusan at ang patotoo sa mga katwid baga, ang Bible, at yun nga po, isang pong kautusan at ang patotoo ni Kristo, ay kung hindi nababase po dito, ang karunungan ng tao ay walang liwanag, tunay na walang liwanag sa kanila. Katulad nga ng mga enchanters, magicians, sorcerers, mga Chaldeans, astrologers, wala po lahat na nakapag-interpret o nakapagpaalalaman o nakapagpakilalaman sa hari kung ano ang kanyang panaginip na kanyang nakalimutan. So dito po sa verses 20 to 23 ng chapter 2 ng Daniel, Daniel receives the interpretation from God and praises God with a beautiful poem. So siya po ay nagpunta sa kanyang tahanan, nanalangin sa ating Diyos at kanyang hiniling na siya'y tulungan dahil nasa panganib ang buhay nila, nilang apat, no, nakasama niyang tatlong Hebreo. So ito po ang nangyari at pinagkalooban po ng ating Diyos si Daniel na makapag paalala ng nakalimutang panaginip at kung ano ang interpretation ng panaginip po ng hari. Kaya Daniel goes before the king. Siya ay bumalik sa harapan ng hari. And Daniel tells him that only God can reveal dreams and tell the future. So chapter 2 verses 27, 28, and 30, ang buhay na Diyos, ang Diyos ni Daniel, siya lamang ang makakapaghayag ng mga panaginip ng tao at makakapaghayag din kung ano ang magaganap sa hinaharap. Kaya napakaganda po ng kwento na ito ng Bible. And then Daniel tells him that he saw an image in his dream. So ngayon, hinahayag ngayon ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar na ikaw ay merong napanaginipan na imahe o rebulto. Yan po ang sinabi ni Daniel. Nakikinig po si Haring Nebuchadnezzar. At sa kanyang paglalarawan, ito po ang napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar para magkaroon din po tayo ng mga ideya. Lalo na kung hindi nyo pa natutunghayan yung ating pong presentation sa ating YouTube channel on Daniel chapter 2. So sa pagpapatuloy, God is kind enough to even interpret the dream for him. Napakabuti ng ating Diyos na alam niya na nasa panganib itong apat na mga Hebreo, ang kanyang mga lingkod, ay kanya silang tinulungan. Pero merong purpose po ang Diyos sa lahat ng mga bagay. Minsan ay maaring di natin naiintindihan. Subalit, merong siyang mas mabuting layunin na kailangan lang nating hintayin at abangan na may pananampalataya. So ano po yung naging panaginip po ng itong rebulto na ito? Sa muli, head of gold, yung ulo ay ginto, Babylon, na sumisimbolo po sa kaharian ng Babylonia,
At yun nga ang panahon na yun ng hari walang iba, kundi si Nebuchadnezzar. And then yung kanyang dibdib at ang dalawang kamay, chests and arms of silver, ito naman ang kaharian pagkatapos po ng Babylonia, walang iba po kundi ang Medo-Persia. And then belly and thighs of bronze, ito naman yung kaharian na siyang maghahari din sa buong salibutan, ito naman po yung Greece. And then legs of iron, ito po yung strong kingdom that smashes everything, ito po ang Rome. And then feet and ten toes of iron and clay, a kingdom that will be divided with some of the remaining strength of the iron, partly strong and brittle dahil nga po meron siyang clay, and will never be united, na hindi po pwedeng magkaisa, hindi pwedeng mag-anib, katulad ng bakal at ng clay o ng putik, okay? Hindi po sila pwedeng ipagsama, no? So yan po. And then of course, yung pong legs of iron ay ito nga po yung Rome, and then itong feet o ten toes na ito, ayun po yung mga tinatawag na European kingdom sa panahon o country sa panahon natin ngayon. Bagamat mamaya isa-isayin po natin yan. So yung bato sa kanyang panaginip is the kingdom of God. Will break all the other kingdoms and reign forever. Kanyang gigibain ang lahat ng mga kaharian dito sa lupa, at siya'y magahari hanggang sa magpakailanman. Yan po ang interpretation ng panaginip ni Nebuchadnezzar na nakanyang nakalimutan, at binigyan po ng kahulugan ng ating Diyos, at ito'y binigay kay Daniel at kanyang inihayag sa hari. At ito nga po ang paglalarawan ng image o rebulto na napanaginipan ni Daniel ni Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2. So, mababasa po ito sa verses 31 to 45. Ayan po, yung head of gold na sabi natin kanina, 605 BC hanggang 539 BC, ang Medo-Persia ay 539 BC hanggang 331 BC, yung pong Greece 331 BC hanggang 168 BC, and then yung Rome 168 BC hanggang 476 AD, and then yung feet of iron and clay, papal Rome and modern nations of Europe. No, yan po ay 476 AD hanggang sa second advent ng ating Panginoon. So mapapansin po natin, ito ay nangyari na ayon sa kasaysayan ng world history, that's Bible history, at makikita rin po natin na tunay nga ang prophecies o hula ng Bible ay totoo, nangyari, naganap, at magaganap pa po. So meron pong bato na napanaginipan doon sa panaginip nga ni Nebuchadnezzar na bumangga. Dito po, bumanggo sa rebulto na ito, at nagiba nga po ang rebulto na ito. At ito nga po ang ating Panginoon Kristo, the Rock of Ages, at ang kanyang kaharian. So, nung marinig po ito ng hari, ay siya'y naging masaya. The king was very happy with Daniel and awarded him and his three friends high positions in his kingdom. Dahil sa kanyang karunungan, sa kanyang kapantasan, at sa kanilang pagtitiis, ay sila ay binigyan po ng mataas na posisyon ng hari doon po sa kaharian ng Babylonia. Sa kabila ng pagiging bihag ng mga anak ng Diyos na ito, na mga Hebreo, sila po ay ginamit niya. Maging sila ay dayo, ay sila po ay kinilala, ginagalang doon po sa Babylonia. So, ang magiging tanong po natin, was prophecy fulfilled? Natupad po ba yung hula? Opo, nangyari nga po. Kaya nga meron po tayong mga pangalan ng mga paglalarawan ng mga bakal, katulad po ng ginto, ng silver, at ng bronze, at ng iron, and then yung iron and then clay. At ano pa po, what happened after Nebuchadnezzar and Babylon, o after the terms, o yung kaharian ni Nebuchadnezzar at ng Babylon, ano pong nangyari? So, ang Babylonia ay siya po ay, it was conquered. Kinukupo po siya ng Medo-Persia sa pangunguna po ni Cyrus the Great. And then in 539 BC, and ruled the world until 331 BC. At sa 331 BC naman, yung ikatlong kaharian sa ayon sa hula at panaginip ay si ang Griego o si Alexander the Great from 331 BC, and the Greeks conquered the Medes and Persians or the Medo-Persians and ruled until 168 BC. So yun po ang nangyari. And after 668 BC, ano pong nangyari?
ang Rome naman, siya pong nag-dominate and ruled the world until 476 AD. And they were very, very violent and smashed other countries. Ito nga po yung panahon na ang ating Panginoon Jesucristo ay nagkatawang tao, kaya nga ang buong sanlibutan sa panahon na ay nasa ilalim po ng kapangyarihan ng Roman Empire. No? So yun po ang nangyari sang-ayon sa hula, sang-ayon sa panaginip na interpret po ni Daniel sa tulong po ng ating dakilang Diyos, at ang kaganapan sa panahon po natin na ito ay naganap nga, nangyari, kinikilala po natin na katuparan mula po sa salita ng ating dakilang Diyos. So pagkatapos po ng tinatawag po na ng Roman Empire, meron pong 10 daliri ang rebulto. Ito ay sumisimbolo sa 10 tribes divided up the Western Roman Empire and became present-day Europe. So ito po yung Western Roman Empire, at ito nga nangyari. At ang kanilang pangalan noong panahon na matanda na ay Ostrogoths, Franks, Suevi, Anglo-Saxon, Lombards, ay kaanimay Visigoths, ay kapito ay Vandals, and then ay kawalo ay Alamanni, Heruli, and Burgundians. At yan po ay ang tinatawag na present-day Europe. At magkapapansin po natin, these tribes would never join together dahil nga yung partly po ay iron and clay. So sinikap naman din ng mga tao na nangunguna, namumuno sa European countries po na ito. At ito ay makikita rin po sa world history, ang kaganapan ng hula na ito ay, ano po, has anybody tried to unite Europe? Meron po. Ang una ay si Charlemagne noong 8th century AD. Ang pangalawa ay si Charles V noong 16th century AD. And then we have Napoleon, the Bonaparte, the 19th century AD. And then we have Kaiser Wilhelm II, the 20th century AD. And then we have Adolf Hitler, so World War II, 20th century AD, and then yung European Union sa panahon natin ngayon na alam natin makapangyarihan. Subalit sa panahon natin ngayon, meron pa pong isa pang kapangyarihan sa ayon sa aklat ng Revelation na pag-aaralan din po natin sa malapit ng hinaharap, subalit ito nga ay nagkaroon ng katuparan. Tatuloy po tayo. Pagkatapos po ng mga 10 daliri na ito, meron pong bato na dumating na bumunga dito po sa rebulto na ito. Then the rock comes and set up the kingdom of God. Sets up the kingdom of God. Has this happened? Nangyari po ba ito? Opo, nangyari. No? At nga, anong nangyari? Ito po. Who is the rock? So 1 Corinthians chapter 10 verse 4, the rock was Christ. In Isaiah chapter 28 verse 16, siya po yung mahalagang bato o pundasyon, no? And then Luke chapter 20 verses 17 and 18, Jesus is the chief cornerstone. Siya po yung panulok na bato, lalo igit sa kanyang iglesia dito sa lupa. Kaya yun po ang interpretation ng panaginip, at ito po ay napakaganda na tunghayan, pagbulay-bulayan at ating maintindihan. Merong nais na ipaabot sa atin ngayon ang ating dakilang Diyos. So God's kingdom, Jesus preached that the kingdom of heaven is at hand sa Matthew chapter 4 verse 17 at 10 verse 7. Ang kaharian ng langit ay napaparito na. So did Christ's kingdom come already when Jesus died on the cross? Dumating na ba ang kaharian ni Kristo nang siya ay namatay, no? Bayubay sa krus? So just John chapter 6 verses 1 to 15, the people then wanted Jesus to bring an earthly kingdom and defeat the Romans. So nung panahon po na yon, gusto ng mga tao na si Jesus nga, dahil siya'y naging tanyag na tulungan sila at siya po ang maging hari ng sanlibutan, at ganoon din ay upang magapi nila ang mga Romans dahil nga sila ay napakabagsik, makapangyarihan. At ito nga po ang inaasahan maging ng kanyang mga disciples. So ano po ang nangyari? So somebody once asked Jesus when the kingdom of God would come, and Jesus said, dumating na ba ang iyong kaharian? Ano po sagot ng ating Panginoon sa Luke chapter 17 verses 20 and 21? The kingdom of God does not come visibly. Di nakikita ang kaharian ng Diyos. Subalit, ano sinabi? For the kingdom of God is within you. Nasa ating mga puso ang kaharian ng Diyos na tumutukoy po sa Kingdom of Grace. Meron din po tayo presentation dyan sa ating YouTube channel. Pwede nyo tunghayan. Search lang po, Roland de la Paz. Marami po na tayong natunghayan po dyan. And then,
Jesus said that the kingdom of God is like yeast that a woman stirs into the bread or like seeds in the field. Ito mga parabola po na binanggit ng ating Panginoon sa Matthew chapter 13 verse 13 at Mark chapter 4 verses 26 and to 29. So ito po yung mga parabola ng ating Panginoon na naghahayag sa kaharian ng ating Diyos sa kanyang pangalawang pagparito, at ang kaharian na ito ay hindi po matatapos magpakailanman. Ito ay hanggang sa walang hangga. So tayo magpapatuloy. However, the kingdom that Daniel saw came after Europe and Jesus lived before him. So yun po nangyari. Ano po? So ano po yung kaharian po na yun, no? Na nakita ni Daniel. Pagkatapos po ng Europa, ay nakita po na mabubuhay ang ating Panginoon pagkatapos po ng rebulto po na ito. And then sa Matthew chapter 25 verses 31 and 34, the Son of Man will come in His glory and sit on His throne. Ito yung sinabi niya po kay Caiaphas, the high priest. Makikita niyo ang tao nasa alapap kasama ang mga laksa-laksang anghel. And then we have Matthew chapter 26 verse 29, Jesus will be with us again in His Father's kingdom. So yan po, lahat ng mga maliligtas, makakasama po siya sa kaharian po ng ating Ama. So itong bato na ito, the rock breaking the image, represents the second coming of our Lord Jesus Christ. So ito po yung future. Meron nang nangyayari, naganap sa Daniel chapter 2. Subalit meron pa pong hinaharap na magaganap. At ito nga po ang second coming ni Jesus Christ na tumutukoy po dito nga, sumisimbolo sa bato na ito na bumunggo po doon po sa rebulto na yon. And then, re-review natin ang Daniel chapter 2. Ang ulo ay ang Babylonia nga, na ginto, 605 to 539 BC. And then yung chest, yung dibdib na meron dalawang kamay, na ito na silver, ito'y tumutukoy sa kaharian ng Medo-Persia from 539 to 31 BC, 331 BC. Ang kanyang always, ang kanyang at chan, no? Greece, 331 hanggang 168 BC. Ang legs made up of iron ng Rome, 168 BC hanggang 476 AD. Ito yung mga paa, ito po ang Europa, 476 AD hanggang sa presenting panahon. At yung bato, the second coming of our Lord Jesus Christ. So yun po ang napakagandang malalaman, matututunan po natin dito po sa Daniel chapter 2 at ang katuparan ng hula na ito. And then, meron pa pong susunod na kaganapan. The next event in history that the Bible foretells is the second coming of Christ. At itong pangalawang pagparito po ng ating Panginoon ay kanyang susunduin ang lahat ng mga maliligtas. At ang lahat ng hindi maliligtas, sila po ay mamamatay. Sila ay mapapahamak. So, are you preparing for that day? Atin po bang pinaghahandaan ang araw po na ito? No? Yan po ang kahalagaan ng ating pinag-aaralan sa oras pong ito. And then the second coming of Christ, ay ito'y hinihayag din niya ng ating Panginoon sa mga Gospels. Dito po sa Matthew chapter 24 verse 37, and Jesus said that it will be as it was in the days of Noah at the second coming. Ano pong meron? Pagsasaya, marrying, feasting, drinking, yan, mga tao, building, makikita ka maraming nagtatayo ng mga gusaling malalaki. Maraming nagsasayahan ng mga tao, naglalasingan, nagkakainan. At sila po ay walang pakialam sa mga babala na hinihayag ng ating Diyos sa banal na kasulatan. Kumpara natin sa panahon ni Noah, ay hindi rin po pinansin ng mga tao si Noah sa tagal ng kanyang paghahayag. Ilang taon po yon? God gave warnings through Noah for 120 years. Ganyan po katagal, 120 years. But people refused to obey the command to go in the ark. Ano po ang kahilingan? Ano po yung utos? Pumasok kayo sa daong. Come and enter the ark. Pero hindi po sila nakinig. So balik nung nagsara na po yung ark of Noah, ay wala pong makapasok sa kanila. Dahil sinara na po ng pintuan ng awa ng ating Diyos pagkaraan po ng 120 years. Noong panahon na yon, merong takdang panahon. 120 years. Subalit, sa panahon natin ngayon, walang nakakaalam. Maging ang mga anghel,
sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga na tayo ay mag-aral ng mga hula o mga prophecies at ang mga fulfillment o katuparan na ito na naghahayag nga na tunay na nalalapit na ang pagparito ng ating Panginoon. At kaya ang katanungan, handa po kaya tayo? So have you heard Christ knocking on the door of your heart? Na ramdaman niyo na ba na kumakatok ang ating Panginoong Kristo sa pintuan ng ating mga puso? Sang-ayon sa Revelation chapter 3 verse 20, patuloy po siyang kumakatok sa pamamagitan po ng mga naririnig nating mensahe mula sa kanyang mga lingkod. Sa mga kaganapan na nangyayari, kahirapan, rumors of war, pandemics, iyan po. No? Yung mga crisis at lahat po yan ay mga palatandaan na nalalapit ng kanyang pagparito. Subalit, nang dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, patuloy po niyang binibigyan ng pagkakataon ang lahat po ng tatalima sa kanya at makikinig. So God does live among men. Opo, siya po ay nabuhay kasama ng mga tao dito sa libutan. Kaya ito mababasa sa Isaiah chapter 7 verse 14 at ay sinilang ng isang birhen, si Virgin Mary, sinilang niya po ang anak po na ito na lalaki na tinawag na Emmanuel. Ibig sabihin ay God with us. Kaya nga po si Jesus Christ po ang tinutukoy. So ang susunod po nating pag-aaral, mga minamahal na kapatid, ay is it possible to unite the whole world into one religion? Posible po ba na isahin ang buong sanlibutan sa isang reliyon lamang? Does God love earthly rulers? Mahal ba ng Diyos ang mga namumuno dito sa sanlibutan? Ang sagot po yan ay oo. No? Mahal po niya. Subalit, pwede bang magkaroon ng pagkakaisa ng isang reliyon ng buong sanlibutan? Ang sagot din po dyan, sang-ayon sa banal na kasulatan, sa mga prophecies and fulfillment of prophecies both in Daniel and Revelation ay yes, oo, mangyayari po yan. Maaring sa ating payak na kaisipan, parang iniisip natin ay imposible. Subalit, dahil yan ay nasusulat sa banal na kasulatan, tiyak po yan ay matutupad. At tutungayan po natin yan sa Daniel chapter 3 sa susunod nating pag-aaral. So hanggang dito lamang po, nagtatapos yung pag-aaral natin sa gabi pong ito. Pagpalain po ang bawat isa sa pangalan na ating Panginoon. So tayo po ay nananalangin, Ama naming Diyos sa mga langit. Salamat po sa aming napag-aralan sa gabi pong ito. Nawa ito po ay magsilbi muling paalala sa amin na kayo'y kumakatok sa aming mga puso at lahat ng nasusulat sa banal na kasulatan, lalo higit sa aklat ni Daniel sa ikalawang kabanata, ay ito po'y natupad, natutupad, at matutupad. O nawa, o Diyos, ay mahabag kayo sa amin, tulungan niyo po kami na kami makapaghanda upang kayo'y aming makapiling hanggang sa walang hanggan. Nawa, o Diyos, ay pagpalaan niyo programang ito, ang aming mga tagapanood, at lahat pa po na makakapanood nito sa mga darating na panahon. Kung aming dalangin, patawarin kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Alang-alan po lahat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po at dito nagtatapos yung ating programa sa gabing ito. Ito po ang inyong lingkod, Brother Roland de la Paz, nagpapaalam na at nagsasabing stay safe and God bless everyone. Salamat po.